Okay guys, so we're back here again with Sam and magte-training kami today. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-training kasi may mga nagtatanong sa akin, Boss, anong purpose ng clicker? Boss, ba't may hawak kayong chopstick? So, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-training ng ibon na hindi hand-feed. Tsaka, anong steps na gagawin ko para maayos yung specific behaviors na kailangan kong ayusin kasi may mga na-observe ako nung huling free flight namin na medyo hindi pa pulido yung training ni Sam kasi medyo biglaan. Since may mga nagtatanong sa akin kung paano ako magamit ng clicker and target stick, eto na yon. So ganito, since si Shadow medyo nag-iingay, nadidistract si Sam, medyo nagkakaganto siya minsan pag, I think this is an alarm call na ginagawa ni Shadow kasi medyo nag-a-alert ngayon si Sam. Ang gagawin ko is magpapakita ko ng reward niya to make her remember what she's working for. So, ito, handful lang ng sunflower seeds. Ayan, back na siya. So, Sam touch. Ayan. Gentle touch lang siya, although medyo mukhang pinapwersa niya, inaabot niya lang ng dulo ng tuka niya para matouch yung stick. Ayoko i-reward siya for biting the stick or for grabbing the stick kasi pwede yung mag-translate into biting other things in the long run. So ito, Sam touch. And pag nakikita ko na medyo aggressive yung pagka-grab niya, ilalayo ko onti yung stick para aabutin niya lang. Tapos re-reward ko siya, i-click ko. Itong clicker, purpose niya is to capture the behavior na gusto kong i-display ni Sam. So ito ulit, Sam touch. Medyo late ako doon, my bad. Yan, okay. Good job. Good job. See that time, hindi niya na sinara yung beak niya. Inabot niya na lang, kahit medyo malapit, inabot niya na lang, open mouth, nag-click ako, and then nag-pull away siya. Very good. See? At this point, sinusundan niya na yung stick nang hindi niya na inaabot masyado. Which is okay, pero you don't want her to totally ignore the stick. So, ang gagawin ko ngayon is medyo lalapitan ko yung stick para matouch niya. Sam? Good job, Sam. That was a very good gentle touch. Sam, station.
So ngayon, magpa-flight training na kami ni Sam. Magpapakita ko sa inyo kung paano ako mag-flight train ng ibon, tsaka kung kailan ako nag-queue, tsaka kung kailan ako nag-click ng aking clicker. Kasi importante ito sa training namin para mas mapalakas yung recall ni Sam, tsaka ma-reinforce yung behaviors na gusto kong i-maintain niya sa training namin. So, ito. Okay, so mag-umpisa na kami sa flight training ni Sam. Observe niyo kung kailan ako mag-click, tsaka kung kailan ako hindi mag-click, tsaka yung mga cues na ginagamit ko pag magre-recall ako kay Sam. So, good example. Hindi ko siya tinawag, pero nag-recall siya. No click, no reward. Sa susunod, medyo mas tatagal na yun kasi marirealize niya na na hindi siya magkaka-reward pag hindi ko siya tinawag. Hintayin ko lang siya na umarap sa akin. Sam! So ngayon, medyo conflicted pa siya kung i-recall na ba siya kasi kanina nung lumipad siya, hindi ko siya reward. Sam! So kung mapapansin niyo doon, body language niya, gusto niya lumipad. Hinintay ko bago, right before siya mag-take off, binigyan ko siya ng command na Sam, tapos kinlik ko siya right as lumipad siya para ma-associate niya yun sa command ng flight. Binibigyan ko din siya ng command na perch para kada i-face ko siya sa perch or lalakad kami towards the perch, ma-associate niya yun na pumunta na ako sa perch, bibigyan ako ng reward dito. So ito ulit, dribble natin Sam. Good job. So kung papansin niyo doon, mas mabilis na siya mag-recall that time kasi medyo mas hindi na conflicted sa utak niya kung kailan ako magbibigay ng command. So ngayon, i-return ko ulit siya sa perch. Bibigyan ko na siya ng command na perch para matatak na sa utak niya yun. Good job. Pag sa perch, kiniklik ko siya in between the flight para yung reward association niya dun sa flight na yon is flying back to the perch, hindi lang bastang take off from me towards somewhere. Kung mag-gets niyo yun. Basta yun na yun. Sam! Good job. Faster and faster every vehicle. Good job. So, realistic training scenarios namin. Sam! Good job. Sam! Walang reward that time kasi medyo mas lumapit ako. Nilapitan ko na kasi mukha na siya napapagod. Actually, kanina pa kami nagtitraining nito. Naisipan ko lang gumawa ng video. So, Sam! Kung
pagpapansin ninyo, hinihintay niya magbigay ako ng command. Sam! Ayan, medyo bagsak na talaga yung pakpak niya. Medyo mainit kasi ngayon eh. Pagod pa. Hindi ko siya i-reward for this flight kasi hindi ko siya tinawag. Kung papansinin niyo yung sinabi ko kanina, mas tumatagal na ngayon yung waiting time niya pag magre-recall kasi nag-hesitate siya kung magkaka-reward ba siya o hindi kung lumipad. Tam! Wait, tumapos siya sa couch. Sam! Okay, so we're gonna end our training session there. Always end your training sessions on a good note. Huwag kayong mag last one, tapos pagkatapos nun, ayaw niya na mag-recall. Never end on the bird's note. Always end na good mood kayo pareho. So, yung last reward ko na yon, binigyan ko siya ng multiple treats for that recall. So, okay. Magpa-follow up ako ng video dito kay Shadow naman, if ever na gusto nyo makita si Shadow. And, yun. Dagdag ko lang pala, yung recall ni Sam, ginagawa niya yung work na yun dahil sa treat value. So, yung diet niya ngayon, still the same as before, medyo naiba lang ng konti. Medyo bumaba yung treat value, yet maganda pa rin yung response niya sa sunflower seeds. So, every now and again, gusto niyo pa din i-try na ibahin yung treats niyo. Itong si Sam, gusto niya ng saging. So, pwede ko gamitan ng saging for training purposes and stuff like that. Foraging, pwede din. But that's a whole nother topic. So sana naintindihan nyo kung paano ako gumamit ng clicker tsaka target stick sa training ko sa aking mga ibon. Thank you for watching, like, and subscribe.